Hello guys, nagbabalik po uli ako, si Kuya Potpot, ang inyong PC consultant. So, meron po akong nais na sabihin sa inyo regarding sa mga nagtatanong kung paano po iingatan ang ating mga laptop o yung desktop PC, no? Then, sa akin po kasi, bilang inyong consultant para maayos, maging safe po sa virus. Saka sa yung mga files natin, no? Ang unang-una po is dapat ay may antivirus kayo. Then yung antivirus nyo po is yung tinatawag na Microsoft Defender, no? Ang purpose po kasi ng Microsoft Defender sa inyong laptop at desktop is binablock niya yung mga site or mga site na pinupuntahan nyo through Google. For example, pupunta kayo ng Facebook, pupunta kayo ng YouTube, then may mga site na nagpa-pop-up na hindi naman dapat, no? Yun yung tinatawag na mga scam site, no? Yung kasi yung mga ginagamit ng hacker para mapasok yung files nyo. Ang ibig sabihin po nun is pwede siya maging ransomware, no? Ibig sabihin po ng ransomware, virus na kung saan yung files nyo sa mismong loob ng computer nyo is may encrypt lahat. Ibig sabihin po nun, mawawala. Shout out to Ma'am Roda, ang aming admin sa DA, na sasagutin ko po yung tanong nyo. Kung paano ba magiging safe ang computer, no, at mga files. Ito pong sagot, Ma'am Roda. Shoutout po sa inyo. Magandang gabi po. Safe po kasi ng mga files, no, kahit naka-internet kayo, dapat po naka-on yung inyong Microsoft Defender. Nasa setting po yun, nasa control panel. Doon nyo po makikita, no. Then, dapat, wag po kayo pupunta kung sa anong site. Kung meron man nagpa-pop sa Google, wag nyo po bubuksan yun. Kasi po, yun po yung nagiging link ng mga hacker o kaya mga scammer, no, sa buong mundo. Kasi may mga site silang ginagamit para maklik mo yon. Then, pag naklik mo kasi yun, yung loob ng files ng computer mo, lahat ng detalyado pwede pong mawala, is pwede nilang makopya through firewall. Kailangan po yung firewall nyo naka-on. Kasi pag hindi naka-on yan, automatic mapapasok nila lahat ng data nyo, lahat ng sinesave nyo. Kunyari, nagsisave tayo ng password, ng ATM account, ng credit card account, sa notepad, sa desktop, mapapasok po nila yan, no? Is a safety reminder lang po. Mas maganda po na mag-save kayo ng mga password at documents sa mismong notebook na lang, no? Then itago nyo sa drawer nyo. Then, wag po kayong magsisave ng mga files or password ng ATM, password ng credit card, o password na kung ano na importante, no, na hindi dapat malaman ng ibang tao, is dapat po nasa notebook, wala po sa computer, wala sa desktop, kasi nararansomware po yan, pinapasok ng virus. Mas maganda po is nakasulat sa papel, no? Time check po is mag-aalas 12 na. Is kakatapos ko lang po na mag-computer ko yung laptop ko. Kaya ako po chine-check yung laptop ko kasi baka mamaya may kailangang i-update. May kailangang i-update ko yung antivirus kasi everyday merong ransomware o merong shortcut virus na pumapasok sa ating mga laptop or desktop, no? Kailangan natin i-scan,
hindi naman dapat lahat i-updates patungkol sa updates, no? May mga updates kasi pag in-updates mo na bagal, meron namang iba nagahang, no? Guys, reminder lang sa mga may laptop, no, na mabagal mag-function, ay kailangan po natin ng CC cleaner kung tawagin. Yung CC cleaner po na yon is siya po yung maglilinis po ating mga bad sector, no, sa hard disk. Kasi po ang purpose ng CC cleaner, lilinisin niya po yung mga napuntahan nating site. Ibig sabihin, catch po yun. Yun po yung lilinisin niya. Kasi pag wala tayong CC cleaner, hindi po, kada restart natin ng computer, kada restart natin ng laptop, hindi siya mag-o-open ng maayos, matagal siya mag-open, then yun po yung nangyayari, no? Meron pa po akong idadagdag. Every time na bubuksan nyo yung laptop nyo, linisin nyo muna gamit ng CC cleaner, no? Then para mawala po yung paghahang niya. Then pag nalinis nyo na, lahat po ng dumi, pupunta yung sa temp, no? Kung gusto nyo matanggal yung mga bad sector, mga catch, pupunta po kayo sa temp, no? Type nyo lang po dun sa resource, sa command prompt, sa keyboard po ng inyong laptop or desktop is yung control R. Then pag click nyo po ng control R is i-type nyo po yung percent, then yung word na temp, T-E-M-P, tapos percent ulit. Then saka nyo sa i-enter, then makikita nyo po yung mga nakalagay doon. Then control A nyo, control all, then saka nyo i-delete. Then pag na po na-delete, restart nyo po yung PC nyo or yung laptop nyo. Then pagka-restart nyo po is okay na po siya noon, no? Natanggal na po yung hang, natanggal na po yung mga bad sector sa hard disk or sa SSD nyo. Then dapat po minimum of 4 gig po ang memory ng laptop nyo or desktop nyo. Then dapat po naka Ryzen 3 or Intel i3 ang inyong laptop or desktop, no? Then pag po ang processor nyo ay Celeron at Atom, automatic po yan, sobrang bagal nyan. Tapos naka 2 gig RAM ka pa, mabagal po yan. Kahit anong linis nyo po, mabagal po yan mag-function. Kasi po, yung processor nyo napakababa, tapos yung RAM nyo 2 gig lang mababa. Mahihirapan po yung laptop or yung desktop na mag-function, no? Then, may mga tanong pa po sa akin sa about sa mga vlog ko is, paano po mag-download ng mga movies, ng mga antivirus, is pupunta lang po kayo sa site ng pagpo sa movies is yts.mx. Doon po kayo pumunta, no? Safe po doon. Gapers po si Lazada is skip nyo lang po yun. Then makakapunta na po kayo sa downloading site, no? Pag naman dating sa software, kung may gusto kong i-download, is punta po kayo kay piratebay.org. Doon po lahat yung files na kailangan nyong i-download, no? Then, pag dinownload nyo siya, is gamit nyo po yung uTorrent apps. Yung purpose po ng uTorrent apps, yung po yung na yung po yung apps na yun yung magda-download ng inyong movies or ng apps o software na kailangan nyo
For example, Microsoft Office, o kaya antivirus, o kaya Zoom, yung Zoom na apps, o kaya PDF to Word Converter, yun po yun. Mga example po yun ng mga software, no? Sa pagiging PC consultant, dapat is marami kang idea, no? Kung paano mag-repair, kung paano mag-assist sa mga customer na nagpapaayos, kung paano mo siya, kung paano mo sila matutulungan, no? Then dito, mas masarap kasi sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa tao na nangangailangan. Huwag po kayo mahiyang magtanong, then sasagutin ko po yung mga katanungan nyo na sa abot ng makakaya ko, no? Welcome po kayo mag-comment, mag-welcome po kayo magtanong kung ano man po yung gusto nyo itanong, no? About sa PC, about sa laptop, about sa parts ng kung ano bang magandang compatible, kung ano bang magandang brand, ano bang magandang setup ng pang basic, pang entry level, pang mid level, at pang high end. Maraming salamat sa mga sumuporta sa akin sa Potpot Vlog, sa Jeremy Official, no, sa YouTube ko. Hindi po ako magsasawang magturo sa inyo ng mga kaalaman. Ito pong kaalaman na to ay sineshare ko sa inyo, no, ng libre at wala pong bayad, no. Mas maganda kasi sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa kapwa. Everyone, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po tayong lahat, no. Magandang gabi po. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at good night, everyone.